Kahapon ay naglabas ng balita ang spin.ph patungkol nga sa hindi pagtanggap ng liga sa tatlong koponan na nais makapasok sa PBA. Kaya naman dahil dito, ay maraming fans ang natawa at may ilan din namang nagalit sa dahilan ng matagal na nga itong pinag-uusapan sa liga. At hanggang ngayon, ay nananatiling usap-usapan pa rin ang bagay na ito. Kaya naman para sa ating video ngayong araw mga bulero, ay pag-uusapan natin kung bakit ayaw pa rin magdagdag ng koponan ng PBA sa kabila nga ng mga magagandang epekto nito sa liga pag nagkataon. Ayon nga sa mga sources, may tatlong malalaking kumpanya ngayon ang nangangatok sa pintuan ng PBA. Kung saan kapag natuloy ang pagpasok ng mga teams na ito, sobrang magiging beneficial nito para sa mga fans. Especially kung talagang seryoso ang mga papasok na teams. Dahil sa paraang ito, mababawasan nga ang tinatawag na game fixing sa liga. Kaya naman mas mabibigyan ng maganda at honest na mga laban ang fans. Subalit bakit nga ba hanggang ngayon, hindi pa rin natutuloy ang pag-expand ng PBA? Kung saan para sa akin, dahil nga ito sa SMC at MVP groups. Dahil alam naman natin na advertisement talaga ang isa sa mga rason kung bakit may mga kumpanya na gustong pumasok sa liga. Kaya kung sakaling magdagdag nga ng koponan ng PBA, paniguradong mababawasan nga ang atensyon ng bawat teams. At malaking problema ito pag nagkataon para sa mga malalaking grupo na nasa liga, kagaya nga ng SMC at MVP. Isang halimbawa, kung sakaling pumasok ang Shopee sa PBA, then gagamitin nga nila ang pangalan ng Blackpink bilang kanilang secondary name. Imagine, gaano karami ang tagahanga ng Blackpink, especially dito pa lang sa Pilipinas, di ba? Kaya naman dito pa lang mga bolero, paniguradong halos lahat na ng atensyon mapupunta nga sa Shopee pag nagkataon. At malamang sa malamang, ito nga ang pinaka-iniiwasang mangyari ng PBA, which is ang maagawan nga ng atensyon ang mga malalaking kumpanya na nasa PBA ngayon. At isa pa, paano kung sobrang seryoso ng mga papasok na team ngayon sa PBA? Sa tingin nyo ba, papayag sila sa tinatawag na game fixing? Di ba? Hindi naman mga bolero? Kasi kahit hindi naman sabihin ng liga na walang daya ang mga laban, hindi naman bulag ang mga fans para hindi ito mapansin. Tsaka isa talaga ang game fixing sa mga hindi inaalis ng PBA. Lalo na ngayon na kumikita ng malaki ang liga sa pag-fix ng mga laban. So at the end, para sa akin, dalawa ang posibleng dahilan kung bakit ayaw mag-expand ng PBA. Una, yung mababawasan ng exposure ng mga teams. Especially para nga sa mga koponang hawak ng SMC at MVP groups. Ikalawa, mahihirapan ng mga groups na nag-fix ng laban. Dahil paano kung do or die nga ang serye? Tapos ang nakaharap ng koponan na nag-fix ng laban, ang team na hindi gumagawa nito. Sa tingin nyo ba, 100% pa rin kaya ang chance na manalo ang fixer team? Di ba hindi na? So yun lamang para sa ating video ngayong araw mga bolero. Thank you for watching. Nawa ay nagustuhan nyo. Bye-bye!